Lakers, hindi ba nga daw magcha-champion ngayong season na ito ayon dito kay Paul Pierce. Sa isa kasing podcast interview mga idol na ito ni Paul Pierce, kasama niya nga dyan ang mga former NBA player na si Matt Barnes at sila Stephen Jackson, ay napag-usapan nga nila ang team na itong Los Angeles Lakers. At nabanggit nga mga idol na ito ni Paul Pierce, ito nga daw Lakers team ngayon ay naaalala niya yung panahon nila Karl Malone, nila Gary Payton, nung kasama nila si Kobe Bryant at si Shaquille O'Neal noong taong 2003-2004 doon sa Lakers, kung saan tinawag nga itong team na ito na biggest disappointment at isa nga daw sa mga worst super team in NBA history. Kung natatandaan nyo nga mga idol ay natalo nga sila noon sa 2004 NBA Finals at hindi na nakatikim ng championship. So sabi nga nito ni Paul Pierce na parang ganun nga daw ang nakikita niya dito sa Lakers team na ito. Para nga kay Paul Pierce mga idol ay ganun din ang mangyayari sa Lakers team ngayon. Magiging disappointment lang kagaya ng 2003-2004 Los Angeles Lakers. So sa tingin nyo ba mga idol, may mga katotohanan na mga opinion nito ni Paul Pierce about sa Lakers? Comment down below lang ang inyong mga saloobin. At para nga sa ating susunod na balita ay tungkol nga dito sa Golden State Warriors. Sinabi nga kasi ng GM nila na si Bob Myers ay matagal na pala nila itong gustong uwanin itong si Nemanja Bjelica. Tinry nga daw nila itong kunin last year a few times. At syempre via trade nga yan dahil naglalaro itong si Bjelica sa Miami Heat last year. So ngayon nga ay nakikita natin ang dahilan kung bakit tinry kuhanin ng Warriors itong si Bjelica last year dahil fit na fit nga siya dito sa system ng team ng Golden State. First game pa nga lang nila sa regular season mga idol against sa Lakers ay napakaganda na ng kanilang chemistry. Parang ilang taon na nga silang magkakilala at magti-teammate. So perfect match nga itong Nemanja Bjelica mga idol dito sa team ng Golden State. At sa ating panghuling balita naman tungkol muli sa Lakers, dahil ang apat nilang player ngayon ay pasok sa listahan nga ng NBA ng top 75 nila. Nandyan syempre si LeBron James, si Carmelo Anthony, si Russell Westbrook at itong si Anthony Davis. So sana mga idol ay lima nga ito kung hindi nga na-snub itong si Dwight Howard. Pero anyways mga idol, itong apat na player na ito, si LeBron, si Westbrook, si Davis at si Anthony, sa tingin nyo ba, deserving nga sila sa top 75 players of all time? Comment down below lang mga idol ang inyong mga opinion. At yun na lamang din para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!